We are going. Manok pa din. Nawati na po ako. Hintayin muna natin kasi may mga parts pa din dun sa pintura na hindi pa tuloy. Back to my YouTube channel, and for today's video, we are going. For today's video, we are going to start our room renovation. And so, nag-start na ako kanina. Natanggal ko na yung laman ng aking cabinet. Wala na siyang laman, yun na lang. Hindi ko na tatanggalin yan kasi hindi naman yung ubigat. Pero, kasetsa ninyo yung mga manok. Pero tatanggalin ko pa yung ibang laman nito. But before that, bibigyan ko muna kayo ng 360 view ng room ko before natin siyang i-renovate. But just to let you know guys, itong part na to, hindi ko na siya babaguhin. Okay, so i-rearrange lang natin yung mga laman niyan. Ito, ayan, ayan. So i-rearrange ko lang yung part na yan. Dito tayo magfo-focus. Yan, itong part na to. Yan yung talagang aayusin natin and iibahin ko talaga yung itsura niya dahil parang new look. Para new look siya and kasi parang medyo stress na yung itsura niya for me. Lalo na ito, kung ikita niyo. Kung kita ba, yan, yung mga footmarks. And actually, kaya ako nagpalit ng color, kaya ako siya ginawang blue. Kasi kapag white yan, ang dumi niya. Ngayon, ginawa kong blue. Ayan, namumuti naman siya. Kaya, tingnan natin kung ano yung magiging transformation ng room ko. I hope you guys can join me dito sa journey na to. Yeah, I'll give you guys a 360 view of my room before nating renovate. Okay, this is the before of my room. Napakita ko na sa inyo guys yung kabuuan ng room ko. So hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko tatanggalin tong mga to kasi medyo marami siyang gamit sa ilalim. And makalat talaga. Plus tatanggalin ko pa yung laman dito sa part na to. Laman dun sa taas. Tapos ililipat ko pa tong mga pillows. Dun na lang muna sa room ng ate ko. Dahil wala naman laman dun. So dun na muna sila. Importante is matanggal ko tong bed, mailipat ko siya dito sa part na to. Yan, yung space na yan, mailagay ko dyan yung bed para ma-start na nating mapinturahan tong part na to. Oops, nasabi ko agad. May kita nyo rin naman siya sa vlog, so yeah, pipinturahan natin tong part na to. And let's see kung ano yung magiging itsura niya, guys. So, I think, let's go! Yay! Whew, let's go! Glide it! Yay! Wait lang, dito tayo sa taas, mag-start. Oh my god! Bakit kaya ganun? Bakit kaya na kayo nagtatanong sa akin ng mga ganyan? Hehehe.
So, tapusin ko muna guys. Nanood ako ng The Ghosting. But, tapusin ko muna to. Tapos, babalikan ko na lang kayo kasi medyo mahirap ng isang kamay lang. And hindi ako nakapag-set up ng tripod na yun. Hey, I'll see you guys later. Namati na po ako po. But, ready na ba kayo? Na, pero itong wall pa lang natin yung natatapos ko. Ayan, so, back to white. Back to white, I know, visible pa din ng onte yung mga triangles. Ayan, visible pa din siya. Itong buo pa na to, ayan, so medyo malaki-laki pa. Gandong pa sa likod. Medyo malaki-laki pa yung pipinturahan natin. Tomorrow, kasi hindi na siya kaya pinturahan ngayon kasi gabi na din. And may mga kailangan pa akong gawin. So, for tomorrow, ang gagawin natin is, tada! Ililipat natin lahat yan dito sa side na to, natapos na. Para ito namang side na to, ito namang side na to yung mapinturahan natin. Okay? So ito muna yung accomplish natin ngayon. Bali kapag natapos ako, tapos may natira pang pintura, i-coat ulit natin to para matakpan na talaga yung mga triangle. But kasi ilalagay din naman ako dito na malaki, so matatakpan din naman siya. So, ang pinrioritize ko talaga is ito. Yun nga lang, ito. Hindi pa masyado napinturahan dahil hindi ko siya matanggal. Tapos, nakapacking siya. Pag tinanggal siya, hindi na siya mababalik. So, first layer pa lang yan, yung loob niyan. Yan, first layer pa lang. Pag may natira doon, tsaka ko siya pipinturahan. But the rest is back to white. Ayan. So, maayos naman na siya. Pantay na yung color white niya. Tapos, pag ano din, pipinturahan ko din tong part na to. Yan, yung gilid. Yan, pinturahan din natin yan, pati ito. Tapos, ito na. Ayan, so, day 2. And I have a big problem. Super big problem. Okay, so nakita nyo na yung sikreto. Dito nakalagay dati yung cabinet. So, kaya tong part na to walang pintura. Madaya. Pero may problema ako. Nakikita nyo ba yan? Kung makikita nyo yung pintuan, sobrang, ayan, ayan. Ayan. Yan. Sobrang sagad na siya. Tapos dito hindi pa rin kasha. Dulong-dulo na siya. So hindi ko alam kung paano ko to maayusin. Kasi hindi ko na mababalik dito yung cabinet. Kasi pagagalitan ako. Dahil dinala ko na nga siya. Ang layo. Imagine ninyo. From here, tinravel ko siya paikot. Tapunta doon. Tapos ngayon, ganyan siya. Tapos aliit pa na itong ano. Itong space na ito ng pasokan ng pagpapasok ka sa kwarto ko, sobrang liit na ng space. Hindi pa rin siya nga siya dito eh, no? Tingnan niyo, oh. May ganyan pa yung kulang, oh. Wala na, sobrang sagad na dun. Kapag dinulo ko pa, hindi na mabubuksan yung pinto. Pasensya niyo na muna yan, hindi ko pa naayos yan. I know it's been a long time, or it's been 3 days ata, 2 days, since the last time na nakita niyo nag-ayos ako dito sa room ko. Medyo tahimik na ako kasi 1 o'clock in the morning na and marami ng tulog. Though hindi ko alam may mga maingay pa dito. Basok lang ako dito sa room kasi isasara ko yung mga bintana. Kasi alam niyo naman hindi ako dito natutulog. But anyways, before natin gawin yan, sara ko muna din to. Ayan. Tomorrow, ito naman yung asikasuhin natin. Nakapatong pa yung fan. Tatanggalin ko na yan dyan, except dito sa part na to. Dyan lang yan. But, itong part na to, pati na rin itong rack na to, malilipat siya dito. Tapos itong mirror, matatanggal na yan dyan. And, abangan nyo na lang kung saan ko siya ilalagay. Tapos, gagawa na ako ng room tour na matagal nang ang dami nagre-request sa inyo. But for now, yun na muna yung progress. Ang pangit talaga ng bintana ako. Yun na muna yung progress. Medyo masakit na din yung balikat ko. Pero sabi nga ng mom ko, dapat igalaw-galaw ko siya lalo para hindi na siya masyadong sumakit. So, yeah, ayun. In-update ko lang kayo dito sa room. And once na matapos ko ng lahat-lahat linisin dito. Pupunasan ko pa yung mga excess na mga pintura na tumulo sa floor. Plus, itong carpet. Ito, pata sa inyo. Yan, yung carpet, di ba? Ang daming stain.
papalitan natin siya ng ibang carpet. Pero ganito na yung itsura nun. Tapos, ang daming kalat talaga. Tada! Ay! Kaya, ayun. Let's see. Wait lang, naiwan pala dun sa labas yung LED strip. Ayan, so, na-close ko na yung mga windows. Tapos, yeah, I think, let's go na. Ay, ang kalat pa din talaga dito. But, yeah. Hintayin muna natin kasi may mga parts pa din dun sa pintura na hindi pa tuyo. Plus, nag-e-echo pa kasi wala pang gamit. Anyways, let's go. Kanyang room. Ang dumi nitong part na to. Itong part na to madumi pa. Or sa shadow lang. Kasi hindi naman siya madumi. Wasa lang. Night.